bagay. Matukoy ang mga pagbabagong nagaganap sa solid habang ito ay iniinitan. Mailarawan ang mga pagbabagong nagaganap sa solid habang ito ay iniinitan at magpahalaga sa mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay sa paraan ng pamumuhay at sa kapaligiran. Bago umpisahan ang pag-aaral na ito, sagutin muna ang mga sumusunod na pagsubok upang malaman kung gaano nakalawak ang iyong kaalaman tungkol sa paksa ng ating aralin. Mayroon tayong 5 tanong. Bawat tanong ay may katumbas na 5 segundo upang ikaw ay makasagot. Ihanda ang iyong papel at panulat. Handa ka na ba? Sulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Nagsindi ng kandila si nanay. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagbabago sa kandila habang may sindi ito? A, B, o C? Sagot ay C. Habang may sindi ang kandila, ito ay lumiliit at nag-iiba ng anyo. Ikalawang tanong. Nais mong gumawa ng orihinal na likhang sining. Isinalang mo ang iyong mga pangkulay o crayons sa apoy sa tulong ni tatay. Ano ang mangyayari dito? A, B, o C? Sagot ay C. Ito ay natutunaw. Ikatlong tanong. Magluluto kayo sa bahay ninyo ng toasted bread. Iniwan ni nanay ang butter sa mesa at lumabas. Makaraan ng ilang oras, ano ang maaaring mangyari sa butter? A. Magiging magaspang ang butter. B. Magiging malambot ang butter. O C. Maglalaho ang butter. Magiging malambot ang butter. Tanong. May malagkit sa bulsa mo. Nang tiningnan mo ito, ito ay tsokolating baon mo. Matigas ito nang inilagay mo sa bulsa mo. Ano kaya ang nagdulot ng pagbabago sa tsokolate? A. Ang init sa bulsa mo. B. Ang pera sa bulsa mo. O C, ang panyo sa bulsa mo. Sagot ay A, ang init sa bulsa mo. Kalimang tanong. Ngayon ay panahon ng pagbabago. Mayroon na tayong tinatawag na new normal at ang pag-aaral ninyo ay sa inyong tahanan muna. Ano ang kabutihang naidulot ng naranasan natin sa panahon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ at New Normal na paraan? A. Nagkaroon ng takot sa pagharap sa mga tao? B. Nagkaroon ng oras sa pamilya kaya gustong-gusto nang makalabas at pakagala? O C. Nagkaroon ng oras sa pamilya at naging mas maingat sa kalusugan at sa kapaligiran? C. Nagkaroon ng oras sa pamilya. Ikaw ba, ganyan din ba ang inyong karanasan ngayong ECQ? Ngayon naman ay magkaroon tayo ng maiksing balik-aral sa nagdaang aralin. Basahin at tukuyin kung tama ang pahayag tungkol sa paggamit ng mga bagay na matatagpuan sa tahanan, sa paaralan at sa komunidad. Dumuhit ng bituin kung tama ang paggamit at lagyan ng X kung hindi. Una, kapag ang material ay may tatak na, ito ay dapat pinag-iingatan at hindi.
hindi pinaglalaruan? Ang sagot ay bituin. Ikalawa, matapos gamitin ang kalan na may LPG, ito ay dapat sinasara ang tangke upang maiwasan ang sunog. Ang sagot ay bituin. Ang galing mo. Tatlo, naglalaro kayo ng kapatid mo. Nakita ninyo ang posporo. Sinindihan ninyo ang mga palito. Tama ba ito? Ekis, ito ay mali. Maling sindihan ang posporo, lalo na kapag mga bata. Kaapat, kinuha ng nanay mo ang bote ng gamot ng lola mo. Binasa muna ni nanay ang mga nakasulat sa bote ng gamot bago ibinigay sa lola mo. Tama ba ito? Bituin, tama. Mahalagang basahin ang mga nakasulat sa pakete ng gamot bago ito inumin o ibigay sa iinom ng gamot. Kalima, ang mga pabango, alcohol at pamatay insekto ay dapat itago sa cabinet na malapit sa kalan. Tama ba ito? Ito ay Elkis, mali. Maling magtago o maglagay ng mga kemikal na malapit sa kalan dahil maaaring magkasunog. Tingnan ang mga larawan. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung iwan sa ibabaw ng mesa ang tsokolate, ice candy, kandila, yelo at pangkulay? Ang mga bagay na ito ay solid. Gawin natin ang checklist at tukuyin kung ang bawat matter ay may pagbabago kung iiwan lamang sa mesa. Halimbawa, sa tsokolate. Checkin natin ang may pagbabago dahil kapag ito ay iniwan sa mesa, ito ay pwedeng maging malambot at malagkit. Paano kaya sa ice candy, kandila, yelo at pangkulay o mga crayons? May pagbabago ba? Tignan natin! Batay sa iyong karanasan, ano ang naobserbahan mo sa mga bagay sa larawan? Tama ka! Ang tsokolate, ice candy at yelo kapag naiwan sa mesa ay nagbabago. Mula sa pagiging buo, matigas at solid, ang mga ito ay nagpapalit ng kanilang katangiang pisikal. Ang tsokolate ay lumalambot at nagiging malagkit. Natutunaw ang yelo at ice candy at nagiging liquid. Samantalang ang kandila at crayons ay nananatiling solid at matigas kahit naiwan ito sa mesa kasama ng mga tsokolate, yelo at ice candy. Walang naganap na pagbabago sa kandila at crayons. Nanatili itong solid at buo. Ito ang pagbabagong nagaganap sa mga solid na nabanggit. Ito ay tinatawag na melting. Melting o pagpunaw. Ang temperatura ay ang kasindian ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Ito ay may kaugnayan sa anyo ng matter na ating tatalakayin. Ang pagbabago ng temperatura ay maaaring dulot ng apoy o init ng apoy. Ito ay may epektong idinudulot sa mga bagay o material na nakapaligid sa atin. Nakakatulong na mapadali ng melting ang init mula sa apoy. Halika, magkaroon tayo ng eksperimento. Ito ang ating mga kakailanganin na materyales. Kandila, viola, butter o margarine at apoy. Panoorin mo ang mga pagbabagong magaganap sa bawat bagay. Thank you.
Napansin mo ba ang mga pagbabago? Masdan mo ang mga larawan batay sa ating eksperimento. Sa Figure 1, ang kandila ay sinindihan at naganap ang pagbabago. Mula solid, ito ay natunaw at naging liquid. Sa Figure 2, isinalang ang mga crayons sa apoy. Ang init ang nagdulot ng pagbabago dito. Mula solid, ito ay natunaw at naging liquid. Sa Figure 3 naman, ang margarine ay solid na naging liquid nang ilagay sa kawaling nakasalang sakalan at mainit na. Ang pagbabagong naganap sa solid na naging liquid ay dahil sa init ng apoy. Ang mga bagay o material na nasa larawan ay mga nagbago ng pisikal na katangian na dulot ng init. Makakatagbigay ka ba ng ilang halimbawa na mga solid na nagiging liquid kapag naiinitan? Familiar ba kayo sa mga bote na plastic ng isang programa na ginagawang upuan? Alam nyo ba na ito ay dumaraan din sa isang proseso ng melting upang maipulma at maibigay sa mga eskwelahan bilang donasyon? Lubos na maintindihan ang aking aralin, kunin mo ang iyong module at sagutan ang mga gawain na nakapaloob dito. Gawain bilang isa. At ito ay maaari mong gawin pagkatapos ng ating aralin. Kumpletuhin ang talata upang maibuod ang aralin sa araw na ito. Ang mga sa paligid ay maaari natin mailarawan sa pagbabagong nagaganap dito. Ang particular ang init ay nakakatulong sa melting ng mga matter na solid. Ang ay prosesong dinaraan ng para maging liquid. Ang pagbabagong nangyari sa solid para maging liquid ay sa pagpapadali ng gawain. Narito ang mga sagot. Ang pagkakakitaan para mabuhay ay ang pangangalakal ng mga patapong mga bagay at pagdala sa Material Recovery Facilities o Junk Shop. Ginagawa mo ba ito? Pwede rin namang magresiklo. Alam mo ba na ang lungsod ng Pasig ay tinaguri ang Recycling Capital ng Pilipinas? Isang programa nito ay ang Pasig Green Hearts Program sa bawat eskwelahan. Ikaw, bilang bata, kaya mo bang magresiklo? Tandaan mo, sa iyong paraan, busing bayani ka ng ating lipunan. Yung natutunan, kunin mo ang iyong module at sagutan ang panapos na pagsusulit. Ito ang mga sanggunian na ating ginamit sa aralin na ito. Sana ay natuwa at may natutuhan ka sa ating pagtuklas na pagbabago sa mga bagay.